Ito na naman po, Mix TV, para sa ating another episode ng Motorcycle Review. At finally nga mga tol, idinalan na dito sa lugar ng Jensan ang pinakabago na inilunch or inintroduce sa Inside Racing at ginanap yan sa World Trade Center sa Metro Manila. Last year po yan mga tol, para sa mga kaalaman ninyo. At eto nga yung ating Monarch na motorcycle. Nasa harapan ninyo ang pinakabago na motorcycle brand dito sa Pilipinas. Ito ang Monarch. At itong nasa harapan natin yung mga tol, yung Cafe 125 na Cafe Racer. Kung mapapansin nyo mga tol, napakaganda ng kanyang paint job, no? Lalo na dito sa ating tangke na may color combination na color yellow. Tapos may white na glossy at may minimalist na emblem ng Monarch. And syempre yung decals ng Monarch Motors. Tapos dito rin sa harapan, meron siyang color yellow. So talagang nagbe-blend yung kanyang kulay. At samahan mo pa ng upuan na color brown and matte black na combination. So dito pa lang sa kanyang harapan mga tol, kitang-kita na natin yung pagka-vintage at classic ng kanyang itsura. So samahan pa natin ng kanyang bilog na headlight. So yan. Tapos meron siyang accent ng chrome dito sa kanyang gilid. At syempre yung kanyang headlight, naka-bulb type yan. And yung kanyang signal light naman dito, naka-install sa kanyang gilid. At ito ay gumagamit ng LED. So ang kagandahan dito mga tol, yung kanyang signal light ay naka-LED. Combination ng classic and modern. Yung kanyang conventional telescopic fork na merong rubber boots. Syempre para mas safe, no? At hindi matalsikan ng bato yung ating telescopic. Sa kanyang front fender naman, meron siyang dalawang tone dito. Merong color yellow na glossy. At dito naman sa kanyang likuran, meron siyang glossy na black. Pagdating sa ating braking system, syempre napaka-classic din. At sapat na yung mga tol yung ating drum brakes para sa ganitong category na 125cc. So ito ay naka-mechanical drum brakes sa kanyang harapan. At pagdating naman sa kanyang wheels, ito ay naka-spoke and rim yung kanyang harapan, no? Tapos pagdating sa ating gulong, syempre meron siyang brand na U1Sing. At yung kanyang sukat, meron siyang 2.50 by 17 inch. At ito ay tube type. So meron siyang interior sa kanyang loob. Isa rin sa nagustuhan ko dito, yung kanyang upuan mga tol, no? Ang tawag dito, yung heritage seat na kanyang disenyo. So ito makikita mo sa Yamaha XSR na 155. So yan, retro classic yung datingan ng motor na to, no? At pagdating naman sa kanyang seat cover, napakakapal din ng kanyang seat cover. And yung kanyang cushion naman, napakakapal din at napakalambot. So iwas, ngalay, at sakit ng ating tagiliran. So sa ating grab bar naman, meron siyang letter U na design dito. At meron siyang glossy black. At ang kagandahan lang dito mga tol, no? Ay talagang nagmamatch yung kanyang design dito sa retro classic na kapuang disenyo. Itong si Monarch Cafe 125. Tapos pag pumunta naman tayo dito sa likuran, ayan, classic na classic. Pati yung ating taillight dito, meron siyang round shape na taillight. At ito ay gumagamit ng bulb type sa kanyang taillight, no? So dito naman sa ating signal light, syempre ito ay naka-LED. At syempre napakatipid yan pagdating sa ating battery consumption. Dito matatagpuan natin yung kanyang plate light. Siyempre para mas visible yung ating plate number. Ito ay naka dual shock via swing arm yung kanyang suspension. At ito ay merong parang chrome yung kanyang kulay, no? At napakaganda rin ito. Goods na goods daw kapag tayo ay mag-aangkas dito sa motor na to. Dahil naka dual shock siya. So napakatibay at very reliable. Spoke and rim yung kanyang likuran dito. At ang kagandahan dito sa ating spoke, napakakapal. So pang heavy duty. And yung kanyang braking system, naka-mechanical drum brakes. Kanyang sukat naman dito sa likuran, meron siyang 3.0 by 17 at ito ay tube type. At ang brand nito, syempre, U1Sing ang kanyang brand. At ang kagandahan dito sa kanyang gulong,
Eh naka dual sport siya, no? Parang dual sport. So pwedeng pwede to sa mga off-roads and syempre sa mga simentadong daanan. Siya rin naman talaga sa magpapalingon sa iyo sa motor na to, yung kanyang napakalaking tangke. At samahan mo pa ng kanyang kulay na talagang napakatingkad at siguradong lilingunin ka sa daan nito. At ito mga tol ay merong capacity na 15 liters. So napakalaki ng kanyang fuel tank. Siguradong malayo na ang inyong mararating kapag itong si Cafe 825 ni Monarch ang inyong gagamitin. Pagdating naman dito sa kanyang takip, no, sa kanyang bukasan, meron siyang aluminum na materials. Tapos dito sa ating instrument panel, syempre ito ay gumagamit ng analog type. At yan mga tol, may combination din ng digital. So, retro classic and modern yung disenyo ng motor na to. At syempre, hindi rin mawawala yung ating USB charging port. So, yan ang talagang napakaganda sa mga motor na inilalabas ngayon. So, hindi na tayo mag-u-worries na malobat yung ating cellphone, no? Lalong-lalo na kapag tayo ay bumabiyahe ng malayuan. Dito naman sa kanyang key system, napakaganda rin dahil meron siyang lock. At yung kanyang susi, eto. Napakaganda rin ng kanyang susi. Napaka-premium. Meron siyang emblem ng Monarch dito. Yung kanyang logo. So, balik tayo dito sa kanyang harapan mga tol, no? Dito sa kanyang itaas ng kanyang headlight, meron siyang napakaliit na visor dito. Or yung ating windshield. So, ito nakagamit yan for better aerodynamics. Punta naman natin ang mga features ng motor na to. Ang kagandahan dito sa ating Monarch na Cafe 125, meron siyang passing light. So, napaka-useful yan mga tol, lalong-lalo na kapag tayo ay mag-overtake. Then, dito naman sa harapan, meron siyang high beam and low beam, yung kanyang left and right turn switches, at yung kanyang busina. Sa ibaba naman ng ating busina, matatagpuan natin yung ating hazard switch. So, yan ay nagagamit talaga sa mga emergencies. At kapag nalamigan naman ang motor na to, so mapapaandar pa rin natin agad. Dahil meron siyang choke lever dito. Dito naman sa kanyang right side, eto meron siyang kill switch. Isa rin sa napakagandang feature ng mga motor ngayon. Syempre meron siyang on and off ng ating headlight para mas makatipid tayo sa baterya. Sa ibaba naman, makikita natin yung ating ignition starter. At hindi lang ignition starter dahil eto ay equipped ng kickstarter. So yan ang ating kickstarter. Papakaporma din ang ilalim ng kanyang tangke, oh. Meron siyang parang ano dito, yung carbon na finished. At eto plastic mga tol, oh. Pagdating naman dito sa kanyang likuran, pakakalain natin para siyang aluminum. Pero eto ay plastic lang na silver metallic ang kulay. Tapos meron siyang decals dito ng RM125ST. Itong pa rin dito yung kanyang fairings na may kulay ng yellow and white na glossy. Punta naman natin ang engine ng motor na ito mga tol. Ito ang kanyang displacement. Meron siyang 124.1 cubic centimeters. Meron siyang single cylinder, single overhead cam. At meron siyang air-cooled na cooling system. At naka 2 bulbs din ang motor na ito. Kanyang fuel system, ito ay naka-carburetor type. At meron siyang 5-speed manual transmission. Naka-chain drive. At yung kanyang starting system, syempre meron siyang kickstarter at electric starter. Sa kanyang compression ratio naman, ito ay merong 9.2:1. At sa kanyang bore and stroke, meron siyang 56.5 by 49.8 millimeters. Well, sa performance ng motor na ito mga tol, no, ito ay kaya mag-generate ng maximum power na 7.2 kilowatts at 8,500 RPM. At kaya niya mag-produce ng maximum torque na 8.2 Newton meters at 7,000 RPM. Para sa isang 125 na category, so goods na goods na ito, no? For daily ride or pamasok sa school, sa trabaho, and pwedeng-pwede rin sa mga delivery riders. Sa overall dimension naman, meron siyang 1,950 by 715 by 1,050 millimeters. Sa kanyang wheelbase, pagitan po yan ang gulong sa harapan, papunta sa kanyang likuran, meron siyang haba na 1,245 millimeters. At sa kanyang ground clearance, eto, napakataas ng kanyang ground clearance mga tol. So bagay na bagay sa ganitong lugar. Dahil most of places dito mga tol ay rough road pa ang daanan, no? So ang ground clearance na ito ay merong 150 millimeters. So good sa good yan para safe yung ating makina kapag tayo ay dumadaan sa mga off-roads. So yun sa presyo naman na ito sa mga nagtatanong. Dahil dito sa Monarch, napaka budget lang, budget bill yung presyo ng mga motor nila.
Dahil itong Cafe 125 ay nagkakahalaga lang ng 52,000 pesos. So napakamura para sa isang vintage at retro classic na itsura, kagaya na lang nito. At kapag inutang mo naman, price na 3,000, magkakaroon ka na ng motor na to kapag ikaw ay naaprubahan. Siyempre sa kanyang terms, unahin natin sa kanyang 12 months, meron kayong monthly amortization na 5,150 pesos. Sa kanyang 2 years, 3,170, at sa kanyang 3 years naman, 2,475 pesos. Siyempre may rebate siya ng 200 kapag maaga kayo nakapagbayad para dito sa ating Cafe 125 ni Monarch. So yan sa mga nagbabalak bumili, dito lang yan sa Skyco Marketing Corporation, located lang dito sa J. Catolico Senior Avenue. Tapat lang po siya ng Palawan Phone Shop and yung SYM Premium at syempre yung Gilmark. So dito, matatagpuan ninyo yung napakabago nilang Monarch na motorcycle na last year yung inilabas na dito sa Pilipinas.